Hello, mapagpalang araw sa lahat. Ito na naman po ang kapatid nyo. Ang topic natin ngayon ay pamaraan. Ang tamang proseso o tamang pamaraan sa pagbahagi ko. Ano bang kaparaanan ko sa pagbahagi? So, una, sasabihin ko sa iyo na wala po tayong kaukulang presyo. Kaya po lagi natin sinasabi, palimusan o dito sa Bisaya is pahinungod. So, taos pusong alay mo po lamang. At saka, yun. So, bago ang lahat, anayaan muna, ko muna kayo na sana po'y ma-like, share, and subscribe my video. Sana po'y ma-share nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala nyo para din po makapagbigay alam kayo at makatulong kayo sa kanila. So, yan. Ang available natin ngayon itong bago natin gawa ito. Gawang kitchen. So, ito ay sinukuan. So, doon sa ito. Namaklarong krus. So, ito ay mula sa sinukuang kahoy. Yan, ipukos. So, yan. So, ay, krus, maklaro. Hindi, maklaro? Nang makuan sa adlaw. Yan. Kala. Yan, ito ay sinukuang kahoy. So, yan ay anuhin natin. So, ginawa kong pwede mong i-necklace, pwede mo ding i-gawing kitchen. So, depende na sa'yo kung ano po ang gusto mong gawin. So, yan ang mga available natin sa sasakan. Yan na lang po ang natira. At saka, yan. At ngayon, may oril si Russell Reyes. So, siya gagawa natin. So, balik tayo sa kaparaanan natin sa paggawa. Sa pagbigay ng mga depensang pangkalahatan. Ganito po. Ipiin nyo lang po ako. Tapos kung ano po yung talagang pakay nyo po. Kunyari, ang pakay nyo ay magpatulong. Paano gamitin kung meron kayong gawa. Huwag na kayong magpasakali. Idirekta nyo po akong kausapin dyan. Kasi naguguluhan ako minsan. Kasi may nagtatanong na ano bang magandang gamit pang dipinsa. Tapos meron pala silang gamit. Parang naglulukuhan lang tayo sa sarili. Ang dami pong naghihingi ng tulong. So kung meron kayo, huwag na kayong mag-PM kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo magkaroon, i-PM nyo ako ng diretsahan. Huwag po yung daming pasakali at tapos naghihingi lang pala tayo o nangunguha lang tayo ng impormasyon. Kung gusto nyo ng impormasyon, i-PM nyo ako. Direktahan po na pagsabi. Magtanong po kayo. Huwag po kayo magsabi kung ano-ano pang sabihin pagkatapos meron lang palang gustong malaman. So mas mabuti pang diretsahan na lang po. So, yan. So, anuhin natin. So, again, ano ba ang kaparaanan ko? Again, i-PM nyo lang po ako. So, ang channel po natin is Tinit Martial Arts lang din. So, ibig sabihin, ang channel ko sa YT at saka YouTube ay the same ang pangalan. Pero sa Facebook po, anuhin po, Tinit and Space Martial Arts. So, Tinit Space Martial Arts. At tapos, huwag kayong mag-alala at ilalagay ko yan sa comment box. So, yan lang siguro ang gusto ko. Again, ang kaparaanan ko, bakit ba ito ang tamang proseso? Dahil sa totoo lang po, kung magbigay ka ng pangdepensa, dapat po ito yung walang kaukulang presyo. Yung taos pusong alay lang. So, ikaw po na gustong naghangad ng ganitong klaseng gamit, ikaw na po bahala. Alam mo na may sakripisyo lang tayong ginagawa, tapos may ritual. Yan, so kailangan natin, bakit ba kailangan natin maghingi ng tinatawag natin na palimos o pahinungod? Of course kapatid, mag-aalay tayo dito. Ilalagay natin pangalan nyo dito at basbasa natin pati din yung ang gamit. So hindi po pwede, hindi din ako magbibigay kung hindi ka papayag na isulat kung pangalan mo para maritualan natin. Kasi gagabayan ko kayo, ibig sabihin na mula nang maghingi kayo ng gamit, at nabigyan na kayo, simula na yun na kayo ikasama na sa ating pinaghugutan o ating pananampalataya, which is hahanapin natin kung ano ba ang daan, ano ba ang ilaw ng Diyos na ating hinahanap. So yan, so again, walang presyo, kayo na po ang bahala. So ito yung 5-in-1 natin. So ito na may, kung gusto mo ng sinukuan lang, sinukuan kahoy lang, sige pwede din, depende, PM nyo lang ako. Pero hindi po ako magbibigay ng, kunyari, ganito kataas o ganun kataas. Ano mo yung sanga. Hindi po ako magbibigay ng ganun kataas kasi alam ko po gagawing negosyo yan. So yan, balik mo dito po. So yan, bago ang lahat pala, ngayon ko na, pablakan nyo ako, isa-shoutout kong iilan sa mga, yan, napadalhan ko na. So,
ito yung napadalhan ko na. Yan. So, at marami pa. So, wait lang ha. Isa-isahin ko. Yan. So, para po yung mga nag-alinlangan dyan, makayo po yung mga mula sa katotohanan na hindi po tayo pagparehas ng iba na nag-i-scam lang. So, ito yung karami. At saka, bigay mo sa akin yung bag po. Andyan pa yung iba. So, yan. Ibig sabihin, umitim lang sa tagal na napadala na natin. So, matagal na po tayo nagpapadala. So, yan. So, isa-isahin kong pasahin at saka pangalan at saka saan ba sila nakatira. So, para malaman nyo talaga na hindi tayo nagluluko dito, hindi tayo nag... yan. So, ito. So, ganito karami. So, kung napapansin nyo yan. So, isa-isahin kong pasahin. So, ito sila talagang naniniwala at ginawa namin ng grupo na sa GC na silang lahat. So, kasama na silang lahat ay kasama ko na. So, doon sa GC. At doon ako nagtuturo ng mga orasyon. Doon ko sinasabi yung mga malalakas na pangdepensa. At hindi ko po tinuturo dito. At hindi ko po tinuturo sa vlog ko. Doon ko ituturo sa GC. Kaya ibig sabihin, yung mga naniniwala at talagang nagbigay ng pang-ritual natin. Yan, ito na sa. So, yan. Isa-isahin ko. So, big shout out sa iyo. Isa sa nabigyan natin. Richard, Mosne Richard. Tsaka Michelle Mosne from Cotabato City. Yan. So, next is, yan, hindi ko nalas. Makupa Angelito from Turil, Davao City. Yan. Kaya-kaya nito lang natin. Dito na lang natin natin. So, ito naman si Espiritu Edward. So, Edward Espiritu from saan ba ito? Carmona, Cavite. Ayan. So, meron kapatid. At saka Pedro Elio from Apari. O, diba? Ang layo natin na bigyan natin. Si Pedro Elio is from Pedro Elio pala is Nabotas. O, yan. From Nabotas. Okay, yan. Norman Makasa from Binyan. Binyan Laguna, of course. And yan, Ornedo Telma. Si Ornedo Telma, si ate ay taga Tandang Sura Avenue, Quezon City. Yan. At saka Tocson Rinante. Kamliyon siya ng Abuyos Liti. Yan. So, Comanda Josephine from Abrisa Ayala Mall, Laurel Avenue, Bahada, Davao City. Yan. Yan. Si Lucky Bull Alhusin from Zamboanga City. Yan, Ribbon Noel from San Pascual, Batangas. Si Noel Ribbon. So, ganun karami ang nabigyan natin. Posadas Larry from Balanga City. Sa, saan ba ito? Capital Drive. O, Balanga City. Posadas Larry. So, yan. Otamis Julian from Tabaco City o Cebu. Si Julian, isang Bisaya. Ladra Rodel from Rizal, Calamba. Street, yan, ito yung Laguna. Si Rodel Ladra. At Wamilda Lloyd Mark from Tagum City. Lucky Ball again, Alhusin. So, pangalawa ito ni Alhusin from Zamboanga. Okay, Guido Pirando Alan from Dipulog City. Yan, ito na lang pangatlo ni Lucky Ball. Yan, yan. So, hindi ko na ito. Dami, oh. Lucky Ball yan lahat. Alhusin, Lucky Ball. Yan, ito naman kay, uy, discount pala ito. Wait. Alhusin, Lucky Ball. At saka yan si Parkun Steve from Iloilo City. At saka si Virgilio Jose P. from Las Marinas, Cavite. So, ang dami. Sorry, fan pala ito. Oops. Sorry. Yan. Again naman si Alexander Mosne. Ito ang kapatid ni, yun ni Richard Mosne. No, ang kapatid niya ay nagpahabol. At sunod si Balihos Emmanuel Jr. Yan. So, dito naman si, yan si Balihos Emmanuel Jr. is silang Cavite. Si Sarni Ariel naman is from Buhangin, Davao City. At saka ito si Galicia Arnulfo from Dasmariñas, Cavite. Yan, so Pangulong Pablito from ito is si vlogger na kasama natin. Si Pangulong Pablito from Purok Paraiso, Caneri Site, Bulumulok, South Cotabato. Okay, yan. Sen Luna Dalino from Pinagbuhatan, Pasig City. Yan.
At saka Garcia Dines from saan pa? Pasig City din, St. Aguilar. At saka Sevilla Daryl from Pick Up Runs Calibo Aklan. At saka si Dail Julius Ugas Aguinaldo Lupon Davao Oriental. At saka yan si yan ato Ripan ata to. Okay. So yan mga kapatid, sa dami na nating na bigyan. Yung mga nag-iisip ng ano, depende na sa inyo. At ayan yun, di ako isa sa nagsasabing scammer. Para saan pa po yung pagbablog ko? Pagpo-post ko sa YouTube kung lulukuhin ko lang sarili ko. Eh, hindi po tayo ganun mga kapatid. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. So, namatay na yung kandila dito sa etas. So, again, balik tayo. Big shoutout ko muna si Tomito Chilin, isang kaibigan ko na katulong ko sa panggagamot. Tomito Chilin, o Hanti siya. At saka Girly Dagdag, Nanay Corazon. At saka sa iyo, Army May. Army May, Pasaway Queen Band Vlog. Sana yung makuntak na namin uli. At yan. So, habang nagsasalita ako guys, again, siguro ilang minuto na? 11. Okay. So, maglagay lang ako ng varnish dito kasi kulang ng varnish ko. Ano? So, yan lang. So, lagyan ko lang ng varnish. Ang ginagamit kong varnish guys, hindi yung ano, mild lang po kasi tawag nito. Mild lang kasi ayaw kong maging espeso kasi pwede itong igamot ko. Tapos kung lagyan mo ng makapal na varnish, parang varnish na iniinom mo. So, yan. So, ganyan. Mabarnishan natin. So, again, balikan natin yung main topic natin. Ang main topic natin, kapatid, of course, sa gustong, sa pamaraan ng pagbahagi ko ganito, palimusan lang po tayo. Walang kaukulang presyo. Pero kayo na po bahala mag-isip. Isipin nyo din po ang pagod, ang sakripisyo para dito. Alam ko na gano'ng ka-importante sa inyo ito, kaya ganun din ang presyo nyo. Alam nyo na importante ito sa buhay nyo. Alam nyo na matutulungan kayo nito. Kaya sana naman ay huwag nyo din parang gawing bili ng biling bata ang ano, pag-alay nyo. So yan mga kapatid, pasensya at nahanap ko yung cutter. So ito na yung 5-in-1 natin. Is second wave na to kapatid. Hindi ko na binablog paggawa. Ito yung second wave na. Yan. Yan. So, nagiging, ano na siya. So, big shout out. So, ang 5-in-1, again, meron siyang, so of course, halsagan, meron siyang gumamila silis, meron siyang bahay, at saka, tinatawag nating puyas. So, ang una, salsagan ay pangkalahatang depensa. Espesyal nito ay gamit para sa pangkapal o para hindi ka tamaan ng bala. So, dito to kasi kay Russell Reyes yan. Ay, bibigay ko kay Russell Reyes. So, again, at saka yan, ang gumamila silis naman. Ang gumamila silis, kapatid, itong ito. Ang gumamila silis ay para sa pangkalahatan. Pero, ang pinaka-good effect niya ay para po sa panghalina o pang ano ng negosyo o pang paswerte. At saka of course maliban sa pang paswerte, ang ano po dito talaga sa amin, itong pinakasikreto sa amin tungkol sa pangkabal, hindi ka tatablan ng bala kung ito'y ilagay mo lang sa bulsa at ito'y iniklis mo, hindi ka matatablan ng bala. Pero kung ito'y ipasok mo sa bibig mo, hindi puputok ang baril. Ganun ang ano ng sikreto ng gumamila silis. Kaso hindi lang noon masyado ng mga tao kasi hindi nila subok. Pero sa amin ito'y subok na subok po. Kasi ito'y kinakain ng mga baboy ramong. At ang baboy ramong yun ang nagpapaano sa amin. Kasi yung baboy na ramong na sobrang laki na talaga, yun. Hanggang sa ngayon, hindi pa talaga siya tawag nito. Hindi pa siya nakuha. At kasi yun, ito lagi niya kinakain to. At yung punong yun, kinukuha ng kinakainan ng baboy ramo, doon po ako kumukuha ng ito, na gumamila silis o 5 star, ito pong itim. Ito. Yan. So, ilapit mong kampo eh. So, yan. So, ito yung gumamila silis. Yan. So, dalawang ilagay natin sa 5-in-1. Yan. So,
So, yun, again, ito yung kinakain ng baboy ramo. Ito yung nilalagay nila sa bibig nila. At pag ito yung makain nila, pag babarilin sila ng mga ngaso, hindi sila natatablan. Kaya, huwag nyo isipin na folklore o legend lang yung mga ganyan na bagay kasi dito nangyayari pa rin yan. Yan. So, ang puno nito, kung saan kumukuha ang baboy ramo, dun din ako pumupunta. So, aabot kami ng kalahating araw na maglalakad. Yan yun. Idol. So, tingnan natin ang tunog. Tingog. Yan. 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 So, at sunod naman, itong bahay. Itong bahay, ito yung pula. Bakit tawag siyang bahay? So, sabihin po bahay. Iwan ko po sa ibang lingwahe, ilang ibang tribo, pero sa amin po sa Bagobo at sa Kabisaya, sa amin po ito'y tinatawag na bahay. At ito po'y mabisa sa mga usog-usog, lalo na sa mga bata, itong pula. Ito'y tinatawag na bahay sa amin. Doon ang kampoy. Yan, itong bahay, ito po yung pula. So yan po, itong pula, yan ay ang bahay. So yan ang bahay po sa amin, ang gamit talaga niya.